Isa, praise God. Sa muling kagalakan na ako'y gamitin ng Panginoon sa buwan ng Agosto, bilis ng araw. Nakalahati na natin ang Agosto at maya-maya ay babatiin ko na kayo ng Merry Christmas kasi 4 months na naman. Yan. Purin po ang Panginoon sa araw na to. Muli tayo ay nagkatipon sa kanyang banalatahanan at maging of course sa mga kapatiran natin na hindi kayang makapunta or makadalo dito sa ating face-to-face ay of course sa ating online, sabi nga po. So tayo po muna ay himuko at manalangin po muna tayo sa ating Panginoon. Hamang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa napagandang araw na pinagkaloob mo sa amin. Ito po muli o Diyos ang napagandang pagkakataon na ikaw ang siyang kikilos sa aming kalagitnaan na kung paano po inumpisahan mo nang yakapin ang bawat isa simula ng aming pagpupulit, pagsamba sa mga awitin po namin, O Diyos, ay nangusap ka na sa bawat isa. Maraming salamat, O God. Muli, malaya ang banal na Espiritu na siyang kumilos sa aming kalagitnaan, O Diyos. Nababatid mo ang kalagayan ng bawat isa, ang aming mga puso, ang aming spiritual na nabuhay, O God. At ikaw, O Diyos, ang aming inaasahan na pupuno sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kagaya parati ng aming panalangin sa tuwing kami ay dumadako, Panginoon, sa iyong banalatahanan. Hindi po kami lalabas sa iyong banalatahanan ito na hindi mo po pinagpapala, O Diyos. Kung kaya muli, ang bawat isa, abutin mo po ng iyong mahabaging kamay, Panginoon. Salamat, salamat. Maging sa akin ang iyong abang lingkod. Gamitin mo po ako ayon sa iyong kapurihan at ikaw ang siyang maitaas, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Yan. So, kung meron po tayong Bible, makipag-ugat po kayo sa akin sa Ephesians chapter 6, verse 18. Yan. Itong teksto po natin ay kabilang siya doon sa binanggit po ni Apostle Paul sa mga taga-Efeso patungkol po sa armor. So ang sabi po niya dyan sa New International Version, sabi dito, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplications for all the saints. Amen. Praise God. Itong binasa nating teksto ay mula umpisa po niyan, from verse 10 to 17, ay makita natin mga magulang, mga kapatid, yung patungkol po sa armor na bilang isang sundalo ay sabi nga, fully equipped po tayo. Diba? Sa term natin ngayon kasi, pag sinabi nating sundalo, particularly sa security lang. Pero ngayon, yung term natin na frontliners, dapat fully equipped naman din sila, di ba? Ang dami ng matatawag na frontliners, sabi natin, at kinakailangan nila yung mga protective gears nila or measures para sa gayon ay, sabi nga, palaban sa virus na yan. At sa umaga ito, mga magulang, mga kapatid, out of this verse na binasa and in-remind sa atin ni Apostle Paul sa mga taga-Efeso, ay bibigyan po natin ng titulo na sabi po niya sa Ingles, it's the need for perseverance. Kailangan daw natin ng pagtsatsaga at pagpuporsige. Yan. Sabi natin ay matagal na, Brother Moy, kasi mula nung naglilingkod ako sa Panginoon, nandyan na, nasimulan ko na. Udi kay sabi din natin, itong kinakaharap nating sitwasyon ay matagal na, hindi pa rin natatapos. Pero bakit pa rin nandyan yung ating, from the title itself, the need? Okay? So meron pong apat na ni-remind po sa atin ang ating Panginoon out of this verse na gagawin natin. Pero bago ang lahat, of course, ano nga ba itong perseverance? Nakakain ba ito? Yan. Okay, so naka-flash na lahat dyan yung definition po niya. From the Greek word hopomne. Hopomone. Okay? And from the definition itself, patungkol po ito sa idinescribe noon, panahong yon, yung sa isang halaman na kung paano po siya literal na masustain yung kanyang buhay sa mga disyerto
sa mga mababatong lugar. Okay, so imagine natin, ano, isang halaman na, kumbaga, paano niya mapapanatiling buhay siya doon sa disyerto o kay doon sa mga mababatong lugar? Ngayon, usong-uso ang paghahalaman, di ba? Maganda yung good soil, kinoconsider yung inaalagaan, yung sustenance ng tubig, lahat na, para lang mabuhay yung halaman. Pero noon pala ay ginamit na yung word na perseverance sa mga sa Greek word na yan sa pamagitan ng ating ng isang halaman. Sa kung naman sa Jewish literature naman, sabi po niya diyan, it is used to refer to the spiritual staying power which enabled the faithful to die for their God. Yan, so yung bang ipinakita na sa literature yung sakripisyo, gagawin nila to pagiging martyr. Sa madalit sabi. Okay? Ano pa po? Meron pa pong definition po dito. Sa first century naman, how it was defined, itong word na perseverance. Sabi dito, it was used for the characteristics of a person who is not swerved from their deliberate purpose and retains their faith and piety through even with the greatest trials and sufferings. So parang same siya doon sa Jewish literature, di ba? Yung paano nagamit. Okay? Yung sabi natin, merong sufferings, merong greatest trials na nabanggit po dyan. At yun nga, yung mariretain, maipakita nila yung kanilang pananampalataya. Ano pa po? Last na po ito na sa definition po niya. Sabi dyan, sa Webster's Dictionary, it means to keep continuing forward with an attitude of hope and a smile on the face, even when confronted with unpleasant circumstances and great distresses. Yan. So, may papakita daw yung perseverance na yan, yung nandun pa rin yung pag-asa, hindi ka gumigive up. Ano pa? Nakaismile ka pa rin. Kahit na nahihirapan, di ba? At totally, isang magandang attitude yan ng mga Pinoy na tayo po ay sa kabila ng nasa kahirapan, nasa pagsubok, sabi nga ay nakakayanan pa rin po natin ngumiti. Yan. At hindi lamang po ugali ng Pinoy yan, maging tayo mga manampalataya. Amen, di ba? Nakakaranas tayo ng matinding pagsubok o kahirapan, sabi natin ay smile pa rin po tayo, masaya pa rin po tayo sa Panginoon. At ito po, sabi niya, sa Latin naman, through severity. Grabe, ano? Malubhang, ay sa pamagitan ng kalubhaan. Severe, kalubhaan, malubha, grabe. Yan daw ang definition niya. So, I believe mga magulang mga kapatid ay nakita natin yung transition or yung improvement, yung progress ng definition ng word na perseverance. At alam na natin yan. Kumbaga may idea na tayo itong perseverance na to. Ngunit sa umaga ito, gaya na nga noong nabanggit ko kanina, ay titignan natin pa ano pa ba ang kailangan. Dahil sino bang magsasabi sa atin na, brother boy, madali lang magkaroon ng perseverance. Di ba? Mahirap. Ang tagal yan na magkaroon sa isang tao. Wala nga akong anos eh. Wala akong tiyaga. Sabi natin, naririnig natin sa mga tao. So dahil wala tayong ganun, para sa ganyan ay mabuo natin o kay magkaroon tayo nitong attitude na to, ano yung apat na kailangan natin? And actually, meron pang isa pala dyan, it is one of the fruit of the Holy Spirit. So therefore, as Christians, kailangan po natin talaga na magkaroon nitong perseverance. Amen. Una, na nabanggit po dito, mga magulang, mga kapatid, for us to have this perseverance, ano ang kailangan para mabuo or magkaroon po tayo, ma-develop? Okay. Sabi po dito, the need of perseverance or perseverance could be developed, so we need, ang dami ano na nabanggit dyan, tests. The first one is tests. Pero, nababasa na natin dyan, may testings, may trials, may tribulations, may troubles. They are said to be related with each others. Di ba? Yan. At kung titignan po natin mga magulang mga kapatid, iahalin tulad natin sa isang tubig. Actually, yung figure po natin dyan,
kung inanimate po natin yan ay clear water po siya actually, tapos biglang nadagdagan ng isang kulay, nag-drop ng isang kulay, nag-drop ulit ng iba-ibang kulay, anong nangyari? Unti-unting nagkakulay, syempre. Parang kwan lang din yan. Every day, tubig na lang iniinom natin. Nakakasawa din, di ba? Gusto din natin paminsan-minsan may kulay. Kulay orange, kulay red, kulay black, sabi din natin. So, kung i-reflect natin ang sarili natin, ay pandagdag kulay. So, ibig sabihin, all testings, trials, tribulations, troubles, colors our lives. Siya ang nagbibigay kulay. Kaya makulay ang buhay, makulay ang buhay. Hindi pala, ginataan pala yun. Ano? Pero, yun nga po, bibigyan niya ng kulay yung buhay natin. Kung titignan natin dyan, iba-ibang kulay yung tests. May testings, trials, tribulations, at patindi ng patindi po yan, mga magulang, mga kapatid. Kung isa-isayin natin yan, pinakamatindi po dyan is of course yung tribulations, paghihirap talaga. Yung troubles, dahil sa freedom na meron po tayo, pinagpilitan natin ito ang gusto ko. Nagkamali tayo, napatrouble tulit tayo. Diba? So merong circumstances na nangyari. So, ibig sabihin, gusto natin na ma-develop yung perseverance sa ating buhay, we should embrace all these tests. Yung apat na nabanggit po dyan. Amen. At gaya ng sabi ko ulit, inhalintulad ko kanina sa isang tubig. Di ba? Kung everyday ganun na lang, tubig na lang paratang iniinom, pero yun naman talagang advisable, di ba? Yun ang kailangan ng katawan. Pero tayo, ano po, umiinom pa rin tayo ng may kulay. Dahil sabi nga, para maiba. At ganun din po sa atin. Christians should never pray na, Lord, alisin mo po o remove yung trial sa akin. Hindi po part yan, nakaharapin po natin. Amen. Amen. Dahil sabi po dito, okay, bago daw tayo magkaroon ng perseverance, we need the word severe. Diba? Before we can persevere, we need the severe. Tanggalin yung word doon sa yung word na per. Diba? So madalit sabi, kailangan mo ma-develop yung perseverance, haharap talaga tayo sa ano yung pangkasinan niyang severe? Yung kalubhaan, yung grabe. Ano na ba? Meron ba tayong masabi this morning na grabe na kinaharap natin sa buhay? Sigurado po ako meron na tayong nakaharap na mga grabing pagsubok, grabing testing, grabing troubles. Hello. And we should be thankful of that kasi yun pala ang unang kailangan natin. Before we can persevere, we need the severe. At yung definition natin kanina, perseverance through severity. Kaya kung hindi malubha yung naranasan mo, hindi talaga madidevelop si perseverance sa ating buhay. Amen. Yan. At bilang isang mananampalataya, sabi nga natin, ay it is said to be useful, nabanggit ko na rin ito kanina, si Apostle Paul ay sinabihan niya si Timothy na sabi niya dito in 2 Timothy chapter 3 verse 12, yeah, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions. Hello, ang linaw ng sinabi na ni-remind ni Apostle Paul kay Timothy, na ano po, kailangan po niya kung ikaw ay mabubuhay bilang isang godly follower of Christ, kailangan daw nating mag-suffer. And no one is exempted of that. Amen. Kaya po, we should be thankful na meron tayong nararanasan na mga ganito. Itong crisis na meron tayo ulit, gaya ng sabi ko kanina pa, ay part pa rin yan, there's a purpose ng ating Panginoon, why we are facing, na hanggang ngayon ay hindi pa rin, may nabasa nga ako, di ba? Yung sa ibang bansa, naka-phase 3 na sila, naka-phase 1 na yung isang bansa, pero sa atin ay face shield pa rin. Ang, di ba? Pero, still God is
sabi working in our lives, may purpose pa rin ang Panginoon sa ating buhay. Sabi, hindi natin inaalis po yan. Yan. So again, si Apostle Paul kay Timothy, in-remind niya that he or she, or of course us, we shall experience or we shall suffer persecutions. And did you know that even Apostle Paul himself, ang dami po niyang naranasang grabe. Diba? Actually, naging expression yan dun eh. Grabe. Yan yung para, yung, di ko alam, anong taon niyan naging expression eh. Siguro sa panon ko lang din. Yung grabe na expression. Ano? Sa 2 Corinthians, chapter 11, nabanggit ni Apostle Paul, kwento niya sa mga taga-Corinto, yung mga naranasan niyang severity sa kanyang buhay. Babasahin ko lang po, ano? Sabi niya dito, 5 times I received from the Jews the 40 lashes. Oh, nasaktan siya. Physically, ano? 3 times I was beaten with rods. Ikaw ba naman ang paluin ng kahoy o kahit tungkod or whatever na ipalo sa'yo nung bata pa tayo, di ba? Kung grabe yung pagpalo sa atin. Pero si Apostle Paul, he had recorded it. Once I was pelted with stones. Binato din po siya. 3 times I was shipwrecked. Meaning, nung nasa kalagitnaan siya ng paglalayag, ay bigla na lang lumubog yung kanyang sinasakyang bangka. 3 times. I spent a night and day in the open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in the city, in the country, at the sea, in danger from false believers. So yun yung isa niya. I have labored and toiled and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst and have often gone without food. I have been cold and naked. Besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. So grabe po yung mga naranasan niya bilang isang missionary si Apostle Paul, mga magulang, mga kapatid. Yung pagsubok. Doon pala nabuo, doon pala na-develop sa kanya yung pagkakaroon ng perseverance. Amen. At tayo pong mga mananampalataya ay kailangan din po natin na ma-develop ito sa atin. Dahil lalago po tayo sa mananampalataya. Ano po ang sabi ni James? Chapter 1, verse 12. Ito na lang iisipin natin. Kung na-experience natin right now na meron tayong matinding trials, matinding pagsubok, persecutions, tribulations, troubles. Anong sabi ng James chapter 1 verse 12? Na napakasarap pong i-claim mga magulang, mga kapatid. Blessed is the one who perseveres under trials, because having stood that test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Amen. Kung dito sa mundong ito, mga magulang, mga kapatid, ay hindi po natin na-experience na yung bang i-congratulate o di kaya'y i-commend tayo ng ating mga katrabaho o di kaya'y yung bang maparangalan o di kaya'y literal na makoronahan. Ako, na-try ko, sabi natin siguro dahil nag-miss David ako, okay, ganito. Pero alam nyo po, ano ang sabi ni James po? James chapter 1 verse 12, ang ating payo napakasarap po na siya mismo ang mag-award sa atin, magbibigay ng reward po sa atin. Amen! At paano po yan ulit? Those who have persevered. Ang linaw ng sinabi ng nandoon po sa pinakaunang verse, blessed is the one who perseveres. Praise God! Hallelujah! At hindi lamang po si Pastor James ang nagbigay ng encouragement patungkol po sa perseverance na we should receive it positively, yung mga testings na to, yung mga trials na to, yung mga troubles na to. Even si Peter, mga magulang, mga kapatid, sinabi po niya na kailangan nating dumaan, magkaroon itong perseverance, na naihalintulad tayo daw sa isang ginto. Okay? Ano po ba ang ginagawa dun sa ginto? Dinadaan po siya sa apoy. Matinding apoy. Para sa gayon ay masunog yung mga impurities. So halimbawa, ito yung gold, sabi natin, idadaan yan sa apoy. Matinding apoy, sabi natin, masusunog yung mga nakadikit doon sa gold. At pag natapos na,
makikita na naiwan talaga yung pure gold sa kanya. Ayun. So, ganun din po si Peter, mga magulang, mga kapatid, di ba? Naranasan po niya yung mga matinding pagsubok na yan. Hindi niya tinanong, hindi niya question ang Panginoon, bakit Lord, hindi mo ako tinatanggalan ng mga ganitong trials, pagsubok sa buhay? Hindi pala. Dahil God is wanting us na lumago po at magkaroon nitong perseverance. Amen! Hallelujah! At sabi nga natin na itong panahon natin ay we are on the edge of instant lahat. Di ba? Narinig ko na rin ito kay Pastor na sabi niya. At naalala niyo din noon pa na nabanggit ko rin yung mga instant. Ayaw natin na gusto natin yung madali lahat. Madaling yumaman. Di ba? Ayaw mong magpakahirap. Instant lahat. Di ba? Yan, hindi ko na isa-isahin. At nakaka-relate naman tayo na ngayon, uso na yung pa-deliver, di ba? Yung mga Grab na sinasabi natin na gusto natin ura-urada na dyan na hindi tayo makapaghintay. But of course, God is teaching us, sabi pa rin natin, as we need this perseverance, to develop this perseverance, we need testings, trials, at tribulations and troubles. At ito po, as we reflect, sabi po niya dito, enduring tests and trials will help us to persevere. So yan po ang isipin natin para ma-develop ito o magkaroon sa atin itong perseverance or pagtsatsaga, sabi natin sa Tagalog. So ang pagtitiis ay makakatulong sa atin para magpursige o maging matyagain. O, di ba? Kung ita-translate natin yung reflection of yung first reflection po natin. Praise God. At balikan natin yung ating teksto sa Ephesians chapter 6, mga magulang, mga kapatid, ay of course yung gagawin ng preparation ng mga taga-Efeso ay yung isusuot nila. Nabanggit doon isa-isa yung mga dapat na isuot para sa gayon ay handa na humarap sa mga pagsubok na yan, sa mga trials na yan, sa mga troubles na yan na on our way. At handa po tayo, hindi tayo basta-basta gi-give up. Kasi kung wala tayong armor, anong mangyayari po sa atin? Pagkaharap natin dyan, natina na tayo agad, wala na, tigok na tayo. Di ba? So yun po, we need tests. Or ano yung mga tests na yun? We have testings, trials, troubles, and tribulations. Next, ano kayang pangalawang kailangan natin? Ano kayang nababasa natin dyan? Truth. Yes. Di ba? Ang lahat ay naghahanap ng katotohanan. So parang ibig sabihin, nasa maze po tayo. Nasa maze. Dun sa diagram natin. Di ba? Hinahanap. We keep on seeking for the truth. And we thank God. Kasi ano po? Nung nakilala natin ang Panginoon, ay nasumpungan natin kung ano talaga ang katotohanan. Amen! Ano yung isang kanta din na isa ba? Katotohanan. Para sa GMA yan eh. Sorry. Yan. So, kailangan natin para magkaroon daw tayo ng perseverance, ano po? Magkaroon tayo ng katotohanan. Paano po yan? Mga magulang, mga kapatid. Okay. So, sabi dito, ayan, ito. Truth gives us a reason to persevere. Bakit kaya nabanggit yan? Na ang katotohanan daw ang magbibigay sa atin ng rason, kadahilanan para maging matyaga. Kung wala po, itake ko muna yung mga kasabihan natin sa mundo. Kapag may tiyaga, may nilaga. Totoo po yun, di ba? Yan yung mga story ng mga successful people. Nagumpisa sila, hardinero, basurero,
mababalitaan na lang natin dahil sa katotohanan na sabi nila hindi ako mamamatay na basurero lang ako, gusto kong magsumikap. Tignan ninyo, naging billionaire, marami po. Hindi ko kailangan banggitin isa-isa yung mga kilala natin. Sigurado po ako may mga kilala tayo sa kapitbahay na talagang naghirap sila, nag-persevere sila dahil dun sa truth na pinanghawakan nila ay naabot nila yung sabi yung katagumpayan na yon. So, sa atin din bilang isang mananampalataya, yun nga, yung kasabihan na binanggit ko kanina, na kapag may tiyaga, may nilaga, bakit kailangan nating maging matiyaga? Dahil alam natin may resulta, may bunga yung gagawin nating pagtiyaga. Amen. At yan din po, yung katotohanan na tinutukoy natin ay ang dami po sa salita ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga kanina, yung diagram natin ng truth ay isang maze po siya, hahanapin po natin. At actually, nasa hawak-hawak na nga natin eh. Diba? Ang kailangan nalang gawin natin ay basahin. Ang kailangan nalang gawin ay, kumbaga, i-intake natin. Amen. Matagal lang binigay ng Panginoon yung katotohanan na yung truth na yan. Para sa gayon ay ma-develop na sa atin yung perseverance. Kaya nating magpatuloy. Pero, yun nga, mas pinipili natin pa rin yung influensya ng nakapaligid po sa atin. Yan. Yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoon, bakit ginawa ni Jesus? Nag-persevere ang ating Panginoong Jesus nung nandito siya sa lupa. Dahil alam niya, ginagawa niya yun para sa atin. At na-claim naman din natin, we are here right now dahil we are one of the fruits nung ginawa nung ating Panginoon na sakripisyo niya sa mundong ito. Amen. Hallelujah. So, sabi po dito, in ni Apostle John, inirimind niya sa mga kapwa niya disciples, or I mean mga mananampalataya, you would want to become a disciple of Christ. Ano po ang sabi niya dito? If you hold to the teachings of Christ and you are really Christ's disciples, ano po? You should know the truth. You should know the truth, sabi po. Saan po yan particularly? John chapter 8, verses 31 to 32. You should know the truth and the truth shall set you free. Kaya po, tayo po ay kailangan bigay tuon natin, panahon natin sa katotohanan na to or sa salita ng ating Panginoon na to. Ano pa po? Sa okay. 1 Corinthians, mga magulang mga kapatid. Okay? 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Ina-assure po natin na yung gagawin natin na pagtiyaga, gagawin natin na pagpupursige. Ano po ang sabi niya diyan? It is not in vain. Mukhang hindi siya na eksakto siya doon sa pula. Okay? Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. So, ibig sabihin po niyan, pinapakita na sinabi ng ating Panginoon, magkaroon tayo ng perseverance. Let nothing move you, anuman yung sitwasyon natin right now, nakaka-distract ang paligid, nakaka-discourage ang paligid, lahat na ng nakakainis, nakakagalit, ano pa po. Pero ano po ang sabi doon? Stand firm. Alam natin ang totoo. Panghawakan natin yon. Amen. Let nothing move you, sabi ba po doon? Kasi kung tayo yung halintulad doon sa dalawang nagtayo ng bahay, sa bato at saka sa buhangin, di ba? Kung tayo yung tao na nagtayo ng bahay sa buhangin, okay, literal man yan or figuratively, sabi natin, ay makita natin na hindi siya talaga tatagal. Biglang humangin lang konti, ay ano pong mangyari? Natumba ka na. So, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. And ano po ang sabi doon? Because you know that your labor in the Lord is not in vain.
Meaning po, lahat ng ginagawa nating sakripisyo, lahat ng ginawa nating pagpapagal, lahat ng mga ginagawa nating paghihira para sa ating Panginoon ay meron po yung kapalit, mga magulang, mga kapatid. Amen. Meron po yung result, meron po yung ibibigay na rewards, gaya ng nabasa natin kanina, dun sa pag-accept natin sa mga test na nabanggit. Amen. Amen. Mapayang people man kayo, mapabata, matanda na ako, brother mo eh. Hindi po tayo exempted na, kumbaga, yung mga nagawa na natin ng previous, hindi po. At tatandaan po natin, all our labors, okay, ay nakarecord po yan ng ating Panginoon. Amen. At tatandaan natin na ang piniplease po natin sa mundong ito ay ang ating Panginoon. Kung meron tayong mga boss sa trabaho, meron tayong boss sa bahay, meron tayong boss sa community, pero tandaan po natin, ang pinaka-boss natin sa lahat ay of course ang ating Panginoon. Amen. Sa Hebrews na pinaalala ni Apostle Paul, sabi nga natin, do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. So yung mga sakripisyo na yan, para sa kapwa natin ay alam ng ating Panginoon. Amen. So, alaman natin yung pangalawa, kailangan natin ng katotohanan. Di ba? To set us free dun sa ignorance na sinasabi po natin. Praise God. At ano ito po itong pinaka-reflection po natin for the second ay knowing and practicing the truth will aid us in perseverance. Alam na natin, hindi po doon nagtatapos. Hello. Nabanggit ko kanina, dapat alam natin ang katotohanan, pero ano po ang sabi niya diyan as we reflect? We should practice. We should apply. Amen. Hindi lang, alam ko yan. Pero nung i-actual mo na, hindi mo naman na alam gawin. So knowing and practicing the truth will aid us in perseverance. Amen. Amen. Yan po yung pangalawa na doon sa ating teksto, sa umpisa pa lang, prayer and supplication and being watchful. So alam natin yung katotohanan na yun. Para sa gayon ay ma-develop yung perseverance na nanalangin tayo. Ano pa po? Maging mapagbantay. Sabi po. Okay? Pangatlo. Tignan natin itong figure na to. We have the first one, test, truth, time. Para sa gayon daw magkaroon tayo ng perseverance, kailangan natin ng time, kailangan natin ng panahon. Yung kanina, nire-refute yung lahat ng instant. Gusto mong yumaman. Pwede ba yon? Instant ka agad? Yun ang successful na mga tao. Matagal. So ibig sabihin, brother mo, kailangan matagal kang maghirap, matagal kang yung bang kalubhaan, sabi. Tignan natin itong sinabi niya. We can say that we persevered until a sufficient amount of time has gone by. So nire-refute niya yung mga instant, ano? Instant millionaire, hindi siya naghirap. Pero actually, para ma-develop fully yung perseverance, dadaan ka talaga sa stage, sa process. Amen. Sabi natin, 7 years ako sa elementary, 4 years sa high school, tapos 4 years sa college, tapos 2 years sa graduate studies. At ngayon, balak po ulit mag-aral. Hindi natatapos. So meaning, ma-stage. May kailangan talaga ng panahon, kailangan mo maging matyaga para masabi mo na na-reach mo yung, anong tawag dito, itong perseverance. Nire-refit nga niya, di ba? We can't say that we have persevered until a sufficient amount of time. Kaya kung instant lang, kung papansinin natin, meron tayong trial ngayon, meron tayong troubles, testing ngayon, napagtagumpayan natin, next week, meron ulit, di ba? Kasi po, yun yung gusto ng ating Panginoon, mahabang proseso.
Para sa gayon, makita yung totoong perseverance po sa atin. Hello. Ayan. Kaya po, itong ating mga manampalataya sa taga-Efeso ay constant repetition, constant remind ang ginagawa ni Apostle Paul sa mga, actually hindi lang mga taga-Efeso, lahat ng mga churches na napuntahan niya bilang isang misyonaryo, nandoon yung pagpapagal, nandoon yung pagtsatsaga na inirimind nila yung itong perseverance po mga magulang mga kapatid. Okay? Yung last week sa ating mga young people, di ba? I mean, meron akong inintroduce lang doon na ano yung verse natin doon, young people? Oh, Ecclesiastes chapter 12 verse 1, remember our creator. So ibig sabihin, yung last week saka ngayon, tumanda tayo ng isang linggo. Di ba? Wala tayong nababalitaan na pabaliktad, pabata ng pabata, hindi po, mas tumatanda po tayo. So ano pong ibig sabihin nun, mga magulang mga kapatid? Kung sabi po ng Ecclesiastes is, remember our youth in the days of our God, of our Creator. Kasi sabi nga natin, may mga nagki-claim din na nandyan yung ibang belief po nila. Okay? Okay? In 2 Corinthians, para sa gayon ay, yung bang maalala natin, wag na nating sayangin yung panahon na meron po tayo, then hindi natin may babalik yung kahapon. Hindi natin may babalik yung kaninang alas 7. Hello. So dapat na nating ibigay na yung best. So kaya nga po, anong sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Corinto? We should fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Okay? Since what is seen is temporary. Lahat daw nung nakikita natin ay temporary lang yan. Maya-maya nawawala din yung mga yan. Dahil walang permanente sa mundong ito. But instead, sabi po niya dito, we are to focus on unseen that is eternal. Amen. Amen. Kaya po, yung panahon na meron po tayo, kung matagal na tayong naglilingkod sa Panginoon or saglit pa lang na naglilingkod sa Panginoon, ano po ang pinapakita nitong time na to or panahon na to para magkaroon tayo ng perseverance, pagpapatuloy o pagtsatsaga, nadidevelop kasi yan. Amen po. Hallelujah. Okay? Yung traga natin sa trabaho, matagal na tayo doon, di pa tayo na-promote, sabi natin, hintay-hintay lang, darating talaga yung panahon, there's a perfect time for everything, sabi nga po. Hallelujah. Saan pa po? Isang verse pa rin? Paki-drop down na lang. Ano yun dyan? Ano si Seth? Okay. Isang verse pa rin po natin. Sa... Okay. Psalms chapter 90. Okay? Dahil ang buhay natin ay limited, di ba? Sino nagsabi na yung buhay natin ay unlimited? Sa mundong ito, we have a limited lifespan. Compare po natin sa Old Testament. Ang sarap ng buhay nun kasi naabot nila yung 100, 400, 500. Ang pinakamatanda is 900 plus. Di ba? Na ang katumbas siguro nung 900 ni Mito sila ay para lang 90 years old. Di ba? Pero ngayon, kaya nga sabi natin, limited. Huwag nating sayangin yung panahon na meron po tayo. Ayan. Sabi nga nila, life starts at the age of 40. So malapit na ako doon. Di ba? Kaya, babalikan natin yung Ecclesiastes chapter 12. Maririnig natin sa mga matatanda, sana nung bata ako pa lang ako, nagumpisa na akong naglingkod sa Panginoon. Di ba? Ganyan yung malimit na sinasabi. Dahil talaga hindi natin may babalik yung panahon na yan. Ano po ang sabi ng Psalms chapter 90? With our limited years in this earth, sabi nga, or days natin. All our days pass away under your wrath. We finish our years with a moan. Nandun yung pagkalungkot, nandun yung reklamo, iba-iba, di ba? Dahil nga sa binigyan sila ng
kaparusahan. Our days may come to 70 years or 80 if our strength endures, yet the best of them are but trouble and sorrows, for they quickly pass and we fly away. Ano po ang inais po dyan ni Psalmista David, mga magulang, mga kapatid, sa panahon? Okay? Sumasang-ayon po siya kasi kay King Solomon, mga magulang, mga kapatid, na yung panahong ito, yung mga sorrows, yung mga troubles na kinakaharap natin, kumbaga kalakip yan, yung repetition. Kung naging successful ka sa isang trouble or trials na meron ka this week, expect next week meron ulit, expect next month, next year meron na naman. At yan po ang nakatulong sa ating, of course, mga Bible characters. They have proven na nung pinanghawakan nila yung truth, sabi nga natin, ay hindi sila pinabayaan ng ating Panginoon. Amen. Amen. So, as we reflect on this third need, actually, need siya, ano? Hindi siya wants. It's really a need for a Christian. Ano pong kuhan natin dito? Pakikuhan na lang. Okay. Ano po ang sabi dyan? Yung panahon daw ay ituring natin na kaibigan. Ituring natin na best friend. Yung panahon. Para makisang-ayon, di ba? Time is our friend in developing the art of perseverance. Hallelujah. So, itong panahon meron tayo, 2020, ano po ang kalimitan na napansin natin? Ang bilis ng spread ng words of God, spread ng gospel. Kaya nandyan na, napopost, mga end times, napopost or naisishare sa atin, di po ba? At part po yan talaga, nabanggit po yan sa salita ng Panginoon. So, yung panahon na meron po tayo habang malakas pa po tayo. Amen. Ma-develop na po sa atin itong pagtsatsaga, itong perseverance. Amen. Amen. Hallelujah. Last po, nakakailanganin po natin. So, meron na tayong tests or trials, katotohanan, panahon. Ano kaya itong pang-apat? Tignan natin yung figure na meron dito. Three picture in a word. Dapat isa pa, no? Para four pick. Ano kaya yan? Ano kaya yung common nung mga nandyan? Trust. Tama po. Yung bata. Yung isa doon, yung bata. Hindi siya mag-aalangan na amay untaboy, eh. Halimbawa, si tatay to bilang kala-kala. Kanto. Di ba? Ikutot to ni sarili to, di ba? Kasi alam po niya na hindi siya pababayaan nung tatay niya, ikakatch po siya. Oh, yung isa din, lalo na yung mga magbabarkada, mga dancers natin sa cheer dance. Ayaw ko nga, bakit ako ang iahagis, eh? Di ba? Kasi hindi siya nagtitiwala. Hello, yung mga sumasayaw. Bakit akong gagawa niyan, eh? Baka mamaya hindi niyo ako i-catch. So, trust and obey lang po yan. So, ginawa naman. Eh, yung pangatlo. Di ba? Nauna na siya doon at kailangan na niyang, siyempre, hilain na para mabilis na. At, nagtiwala pa rin siya na hindi siya iuulog. Di ba? So, ano pong pinapakita dyan sa atin? Para ma-develop sa atin yung perseverance, we need trust. In order to persevere, we need to trust in the Lord. Amen. Right now, paano natin ipapakita na we are in developing trust, sabi nga natin. Nung bago tayo umupo, sigurado bang kaya akong saluhin itong upuan? Baka pag upo ko, bigla na lang masisira yung upuan. Di ba tayo, sometimes ganun tayo, di ba? Pag bago tayo umupo,
Kasi nga ito, kaya naawit mo, agak unyurong. Pero nagtiwala tayo dun sa upuan, kaya umupo tayo. Papunta tayo dito, yung sinakyan natin, sasakay ako sa kanya, baka madisgrasya. Pero ano, nagtiwala tayo dun sa driver. Kaya nakarating tayo dito. Naalala ko din noong nagpagupit kami ni Kadyo, Daddy, siya yung manggugupit. Sabi niya, parang nabasa ko yung isip ni Kadyo, baka kung siya yung manggugupit, hindi ako gwapo. Parang ganun eh. So ibig sabihin, lahat ng mga bagay dito sa mundo, mga nakapaligid sa atin, meron na pong trust. We are already tested sa trust na sinasabi natin, pinagkakatiwalaan ba natin sila? Nakita mo yung online seller, ay, hindi na ako bibili sa kanya, niloko niya ako. Nawala na yung tiwala, di ba? Sinabi niya, masarap yung tinda niya. Hindi na sana siya nag-online selling, sabi niya, pero hindi pala. So lahat po mga magulang, mga kapatid, even right now sa akin, di ba? Maniniwala ba ako dyan sinasabi ni Brother Moy? Baka sabi-sabi lang niya. So ibig sabihin, lahat ng kinikilos natin ay we are already tested kung naniniwala ba tayo o hindi. Itong ang nasa paligid ko, itong katabi ko, tama kaya yung sinasabi niya sa akin or kwan lang, di ba? So lahat, mga magulang, mga kapatid, we are already experiencing this trust and obey or trust na sinasabi natin. Ilagay natin sa ating Panginoon. Hello. Kung kilala natin yung isang tao, madali tayong magtiwala sa kanya. Kung ngayon lang natin nakilala, ang hirap natin magtiwala. Pero matagal na natin kilala ang Panginoon. Ano po ang sabi po dito? Kilalang, I mean, famous na verse pagdating sa trust in God. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. We should trust in the Lord with all our hearts and lean not on our own understanding, because in all our ways, dinagdagan ko because, in all our ways submit to Him and He will make our path straight. Hello. Matagal na natin yan na testimony. Sigurado po ako, ang bawat isa sa atin, kung yan na verse tayo mag-i-stick, meron at meron tayong masasabi na naging result nung pinagkatiwala natin yung buhay natin sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga po si Lord, alam niyo po, ang gusto ni Lord sa atin bilang mananampalataya ay kagaya natin yung mga maliliit na bata. 'Di ba? Yung kanina dun sa picture, 'di ba, nung sinabi nung tatay, tumalun ka, hindi yan magdadalawang isip. 'Di ba? So ganun din po sa atin bilang mananampalataya, kunin natin yung attribute nung bata na madaling magtiwala. Amen. Kaya nga, kalimitan sila yung naluloko, yung mga bata, di ba? Ayan. Pero wag nating yung bang sayangin yung pagtitiwala ng mga bata. Madidevelop din kasi yung trust and mistrust, sabi nga ng psychology. At totoo po yun. Kung sinabi mong bibilhan mo siya, ng pasalubong, siguradin mo meron. Kasi, ayan, sabi niya lang yan, sabi, limbawa, di ba? Okay. So, ano pa po mga magulang, mga kapatid? Si King Solomon, si David, other prophets, ang dami po nilang mga katotohanan na magtuturo sa atin patungkol po sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi dito, when we trust in the Lord, our future will be secure. Totoo po ba yun? Bakit parang kukunti? Totoo po ba yun? Amen? Totoo po yun, mga magulang, mga kapatid. Kung ang mundo ay nag-offer ng security, hindi po yan talagang totoong kasiguraduhan. Di ba? Limited lang po yung kasiguraduhan na ni-offer ng mundo. Whatever is that. Diba? Na kasiguraduhan sa study, sa education, sa work, limitado. Pero sa ating Panginoon, He offers eternal security. O yung bang, I mean, ginamit ko eternal security, kung din yun eh, merong ibang concept din yun eh. Yun bang secure tayo pag nandyan ang Panginoon sa atin. Amen. Psalms chapter 37 verse 5, ano po ang sabi doon?
Commit thy ways unto the Lord, trust in Him, and He shall bring it to pass. So, ibig sabihin, nandoon po yung talagang kasiguraduhan. When we trust in the Lord, so una, when we trust in the Lord, our future will be secure. When we trust in the Lord, we have a safe heaven. Meron tayong safety. Kaya nga, ang mga officials, meron sila mga security guards para sa ganun, ay safe po sila. Pero hindi pa rin mapapatunayan na sila ay safe. Diba? Pero ang salita ng Panginoon, Psalms chapter 62, verse 8, trust in Him at all times. Pour out your heart before Him. God is our refuge. Amen. So He is our safe haven. What else? Pangatlo, when we trust in the Lord, we shall endure. It says in Psalms 125, verse 1, they that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abides forever. So kung kasama natin ang Panginoon, sabi natin ay andun po yung kasiguraduhan talaga natin. Diba? Kung tayo, meron tayong kasamang matanda kesa sa atin, we feel na secure na tayo, hindi pa po. Diba? Pero pag ang Panginoon talaga yung kasama natin, testimony natin yan na hindi talaga tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Amen! At yan nga po, dyan mag-uumpisa itong perseverance nung tayo po ay nagtitiwala na sa ating Panginoon. Kalakip nung tatlong mga nabanggit kanina, nagtitiwala tayo sa Panginoon, kaya we accept it positively yung mga trials. Nagtitiwala tayo sa Panginoon, kaya hinahanap natin yung katotohanan. Nagtitiwala tayo sa Panginoon, kaya mahaba na, matagal na tayong nagpapagal, matagal na tayong naghihirap. Pero yun pala, merong pangako ang Panginoon sa atin na our work is not, or our labor is not in vain. Amen. At pang-apat, when we trust in the Lord, we have great strength. Ano po ang sinabi ni Isaiah chapter 26 verse 4? Trust ye in the Lord forever, for in the Lord is everlasting strength. Yan. So, kalakasan. Sino pang magbibigay sa atin na magpapalakas sa atin? Di ba? Ang ating Panginoon, spiritually, palalakasin niya tayo. Nandiyan dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. So, as our key reflection, sabi po dito, trusting in the Lord is key in developing perseverance. Lahat ng mga nalaman natin kanina, ng mga sabi natin, testings, trials, mga tribulations, minagkatiwala natin sa Panginoon. Okay? So, purihin po ang Panginoon sa Kanyang mga salita. Amen. Ano po itong apat na kailangan natin ulit? In order for us to develop perseverance, we need trials. Sorry, kasi meron ng tina nandyan. Truth. Time. And of course, the trust. Amen. Purihin po ang Panginoon. Palakpan po natin ang Panginoong Jesus. And hindi na ko po ila, Pastor, as He culminate us. As we close us in a prayer. Pagkaganda po ng mensahe, sabi po niya sa Matthew chapter 24, verse 13. Ang sabi po niya doon, but the one who endures to the end, he shall be saved. Perseverance is the same as endurance. Yung tayo po ay nananatili, tayo po ay may tiyaga. Kapag mayroon po kayong manok, yun pong itlog na nililimliman, ang unang gagawin po para makalabas yung itlog, yung ina, tutukain po niya yung itlog. Pag nabutasan na ho ng maliit, bahala na ho yung sisiw na palakihin yung butas para makalabas siya. So that is a picture of perseverance. Dapat ho yung sisiw, unti-untiin po niya yung maliit na butas na binutas ng kanyang yung inahim upang siya ho ay makalabas. Hindi ho pwedeng biyakin kaagad yon, mamamatay ho yung manok,
ay yung sisiw. Kaya kailangan ho ng tiyaga nung sisiw upang makalabas po siya unti-unti. Paglabas po niya, mayroon po siyang buhay. Pag dumadaan po tayo sa perseverance or endurance, dinadaan po tayo ng Panginoon, pagkatapos kung malampasan yung mga bagay na yon, there is life. Kaya nga mayroong promotion, mayroong blessing, mayroong development. May mga nangyayari kapag nararanasan po natin yon. Pag nagtanim po kayo ng buto, pag nag-sprout po yan, makikita nyo, bago po makalabas yung pinakaunang yung sprout, diba? Mapapansin ninyo, kailangan itong nabutag imay intabon mundalin. No? And kailangan na perseverance piano makalabas. And mayroon pong buhay pagkatapos nun. Ibig sabihin, ang buhay ay palaging mayroong pagtsatsaga. Palagi pong mayroong pagtsatsaga. Pero ang pinakamaganda po, na sa pagtsatsaga po natin sa buhay, kasama po natin ang Diyos. No? Palagi hong mayroon pong assistance ang Panginoon doon ho sa mga perseverance na dumarating po sa buhay po. As a perseverance doon sa pinagdadaanan po natin. At ang pinakahamon po ang sabi niya, but he who endures to the end, he shall be saved. Ang ibig sabihin, ang sino mang magtsatsaga, ang sino mang mananatili hanggang sa katapusan, sila po ang makakasumpong ng kaligtasan. Kaya kapag pagod ka na sa paglilingkod, pagod ka na sa spiritual life, tiyagain mo lang. No? At least nandyan ang Panginoon. Sapagkat yung nagpapatuloy, yung nagtsatsaga, mayroon pong truth, mayroon pong trials, mayroon pong time, mayroon pong trust. But the Lord will sustain us habang tayo po ay dumaraan sa mga maraming bagay sa buhay. Tumayo po tayong lahat. Shall we give clap offering to the Lord? Hallelujah. Panginoon, salamat ho sa umagang ito because you reminded us, O God, na kung may mga trials po, may mga kailangan po naming pagdaanan sa buhay habang kami po ay nagpapatuloy na naglilingkod, ay mayroon pong assurance, Lord, na kayo po ang amin pong sustainer para mapagtagumpayan po namin. At upang ma-develop po, Panginoon, yung character, a persevering character, Lord, sa buhay po namin, ay nandyan po ang inyong grasya, nandyan po ang inyong habag, ang inyong biyaya, na patuloy po, Panginoon, siya po ang nag-i-empower sa amin. Siya po ang it enable us, O God. Kaya purihin kayo sa umagang ito at dakilain kayo, Panginoon, sa mga kapatid po namin, sa bawat isa po sa amin. Kung dumaraan po kami sa maraming mga kahirapan, troubles, trials, testing, suffering, Lord. Panginoon, continue, Panginoon, to develop, strengthen the spirit of perseverance in our life. Because alam po namin, Panginoon, you just allow us to go through the process of life upang makamtan po namin yung pagpapala, yung biyaya, Panginoon, upang masigit po kaming mahasa at upang, Panginoon, hanggang sa inyo pong pagdating, madatnan niyo po kami na patuloy pong matyagang naglilingkod, matyagang nagtitiwala, matyaga, Panginoon, sumasampalataya sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa umagang ito, i-bless niyo po, Panginoon. Lord, salamat ho sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa kalakasan po ng bawat isa physically. Lord, magdala po kayo ng kagalingan patuloy sa buhay po ng bawat isa. Physically, spiritually, emotionally, O God. At Panginoon, patuloy niyo po
O Diyos, padaluyin ang inyong masaganang habag at grasya sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Sustain us, O God, in every way, in every aspect of our life, Lord. We just trust you, Lord God. And we just, Lord, hallelujah. We need, Lord God, your sufficient grace, your mercy, O Lord God. Salamat po, Panginoon, O Diyos. Kahabagan niyo po ang bawat isa. At purihin po kayo magpakailanman. Kayo lamang, Panginoon, ang siyang maitaas at madakila. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Praise the Lord.